And in the future, guys, maraming makikialam sa'yo. Maraming makikialam sa'yo, maraming memema, maraming sasaw-saw sa relationship nyo, guys, especially kung pamilyado na ganyan. But, dadating ko dun sa point na susundin mo kung ano yung gusto mo. Logically, no? Hindi emotionally. You will choose what's best for you. What you think is best for you. Hello guys, hello Libra. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo? So ito isang timeless reading para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng Libra. Eto, guys. So, Libra kayo ay represent ng Queen of Scrolls sa ating spread. Nakabaliktad yung energy nyo, guys. So, ibig sabihin, medyo aligaga kayo. May mga iniisip ganyan. Disorganized yung thoughts. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy. Timeless reading ito, guys. Pag sinabing timeless reading, anytime pwede kayo mag-resonate, no? If hindi kayo naka-resonate right now, pwede nyong balikan siya next time, next year, next month, next week, kahit kailan. And by those time, pwede na mag-resonate yung message sa inyo. So, ito yung spread natin, guys. Sa ibaba ng deck, ito yung ating past circumstance, sa gitna naman yung ating present, and then sa taas naman yung ating possible future, mga kapiksi. In your recent past, guys, meron presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, no, parang merong kontrata na dumating sa inyo. Itong kontrata na to, guys, this felt like a destiny para sa inyo, no? Especially kung, let's say for example, nag-contract signing kayo sa abroad para makapagtrabaho sa abroad, or baka na-release yung mga visa nyo or job order ganyan sa ibang bansa. And matagal nyo na itong inantay, mga kapiksi. Kumbaga, matagal nyo siyang winwork out, matagal nyo siyang pinag-pray, pinagpanata, pinagdasal. And nung dumating siya sa inyo, it felt so right, no? Na parang feeling nyo, destiny nyo talaga siya, tadhana nyo talaga na nakatadhana talaga kayo mag-abroad, nakatadhana kayong umalis ng bansa, nakatadhana kayong mag-migrate or what. Pero nakatadhana kayo na lumabas. Parang pwedeng lumabas ng iyong comfort zone, try new things, try different things, makipagsapalaran. So, ganun. It felt so right para sa inyo. So, parang feeling ko, nakita nyo yung tamang destiny para sa inyo. Alright? Now, in your current circumstances, mga kapiksi, there are challenges. Okay? May mga pagsubok, may mga challenges. Una, ito ngayon yung sinasabi natin na baliktad yung energy nyo. So, medyo aligaga kayo, guys. Marami kayong iniisip. And that is because meron, parang you are torn between your love and relationship and your career, mga kapiks. Especially kung, let's say, for example, nag-ibang bansa kayo, may mga naiwan kayo mahal sa buhay, partner nyo, specific person nyo, LDR, ganyan. And parang nahihirapan kayo na balansihin or ipagpatuloy yung ganong klaseng relationship, LDR, which is, we have to admit, guys, na mahirap. Saludo nga ako, guys, dun sa mga LDR na talagang kahit gaano katagal namimaintain nila yung ganong klaseng relationship. Kasi, diba, sometimes nga, kahit magkasama na kayo, nagkakaroon pa rin kayo ng problema. What more yung long distance, 'di ba, na wala kayong way of ipakita yung affection nyo kundi through communication. And so yeah, yun yung nagiging problema sa inyo, yung relationship nyo versus career, your goal, your life, your personal goals, mga kapiksi.
Okay? So, medyo indecisive ka, ka dyan. Medyo nanilimbang ka, mga kapiksi. Medyo nahihirapan kang mag-desisyon, guys. Kaya, aligaga. Or medyo disrupted yung energy nyo. Okay? And in the future, guys, maraming makikialam sa'yo. Maraming makikialam sa'yo. Maraming memema. Maraming sasaw-saw. Sa relationship nyo, guys, especially kung pamilyado na ganyan. But, dadating ko dun sa point na susundin mo kung ano yung gusto mo. Logically, no? Hindi emotionally. You will choose what's best for you. What you think is best for you. Kung ano yung tingin mo na the best para sa'yo, yun yung pipiliin mo. So, hindi ka magiging emotional. Mas magiging logical ka in the future, mga kapiksi. If that helps para sa pagdedesisyon mo. Alright? And then, yung mga taong makikialam, parang dead ma ka lang sa kanila, tatalikuran mo sila, I don't care. Sabi nga lang to anyone, di ba? Pero, yun. So, and yeah, that's fine. As long as masaya ka sa decision mo, okay lang yan, mga kapiksi. In your reality, again, ikaw lang ang importante. Hindi importante yung ibang tao. So, just focus on yourself, guys. Alright? So, comment down below, Libra, if feeling yung nakaresonate kayo dyan sa messages na yan. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo, Libra. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayong magpayaman ngayon 2024, guys. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong April, until April 30, guys, meron tayong bagong promo. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung additional message. Person nyo, we have clear your space and relationship harmony. Unahin natin to, guys, no? Clear your space, mag-cleanse kayo, guys, mag-meditate kayo para makatulong sa inyo kasi nga, for some of you, sa inyong present circumstance, medyo aligaga kayo, indecisive kayo, no? Ibig sabihin, may mga gumagulo sa isip nyo. So, you have to cleanse, get rid of the clutter. Maraming pamamaraan, guys, ng pagki-cleanse, no? Yung pinaka-the best na always recommend ko is yung paliligo sa tubig dagat. Kung malapit lang naman yung place nyo sa mga beaches, ganyan, sa mga dagat, samantalahin nyo because may natural cleansing properties kasi yung mga dagat, mga kapiksi. Pero kung hindi naman, maraming pamamaraan, guys. Mag-research na lang kayo. Pwede kayong maligo ng tubig na may asin, yung balde, no? Yung huling bandaw nyo, ganyan. And pwede rin kayo magpausok ng sambong, whatever, mga kapiksi. Kung ano yung komportable kayo, gawin nyo. Pero importante, nag-cleanse kayo once in a while para mawala yung mga kanigahan sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? And ito, guys, relationship harmony. Kasi nakikita natin nga na for some of you, nagkakaroon ng problema sa relationship, di ba? Especially kung mga LDR kayo, tapos nakaresonate kayo sa ganitong klase ng itong reading, no? We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. So, mare-resolve din yan, guys. Yung inyong relationship, arguments, yung mga conflict nyo.
pwede nyo naman, actually hindi naman kayo, pwede namang hindi kayo mamili with relationship and career. Pwede namang piliin nyo both, diba? Nasa sa tamang agreement lang yan, nasa sa tamang prioritization, management, no? Make sure na yung mga obligations nyo is kaya nyong panindigan parehas. Pero again, depende pa rin yan sa pag-uusap nyo ng person nyo. And for LDRs, meron din tayong subliminal. For LDRs, mga kapiksi, best combo for LDR. Pwede nyo pakinggan yun, guys. Kasi yung subliminal na yun, tatlong subliminal yun in one. So, swak na swak yun sa mga LDR talaga. Pampamis, pampabalisa, at saka communication yata yung nilagay ko dun. So, nandiyan yan sa ating YouTube channel, mga kapiksi. Libre lang yun. Pwede nyo pakinggan. Guys, para maging harmonious pa rin yung relationship nyo with your partner or specific person. Para kahit na magkalayo kayo, you're always together sa isipan nyo, sa puso nyo, and maging ma-retain yung magandang communication nyo sa isa't isa. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below. Libra, if nakaresonate kayo sa mga messages para sa inyo, ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.